Kumusta kayo, madre? Welcome sa Rai TV. Ang karapatan namin maliliit! Bakit? Ang katulad mo ba may karapatan? Niwala kang karapatan mabuhay. Ang veteranong aktor na tampok natin ngayon ay isa sa mga hinahangaan na mati ni Idol ng kanyang panahon dahil sa kanyang makisig na pangangatawa at maamong mukha. Sa kanya lang naman nagmana ng gandang lalaki ang kanyang mga anak na sina Brando, Kier at Zorin Legazpi. Balikan natin sa kwentong ito ang kanyang naging buhay at alamin kung ano nga ba ang kanyang ikinamatay. Ngunit bago yan ay inaanyayahan po namin kayong pindutin ng like, subscribe at bell icon para lagi kayong update sa mga kwentong gaya nito. Siya si Ludovico A. Legazpi o mas kilala sa pangalang Lito Legazpi. Ipinanganak noong September 10, 1941 sa Bacolod, Negros Occidental. Bago niya pasukin ang pag-aartista ay naging radio anchor at voice talent muna si Lito Legazpi. Siya ang gumanap na Juancho sa sikat na radio seryeng Gulong ng Palad na umere sa DZRH noong 1949 hanggang 1956. Dahil sa tagumpay ng programang ito ay nagkaroon siya ng pagkakataong subukan ang kapalaran sa mundo ng pelikula. Pumirma siya ng kontrata sa Sampaguita Pictures at noong 1959 ay naipalabas ang kanyang kauna-unahang pelikulang kinabilangan, ang Babyface, na pinagbidahan ni Jose Marie Gonzalez, ang ama ni Cristina Gonzalez. Alam nyo ba mga dre na sa pagpasok ng dekada 70 ay nalinya si Lito Legazpi sa mga bomba films tulad ng Uhaw noong 1970 kung saan ay nakapareha niya si Merle Fernandez. Siya ang itinanghal na Best Supporting Actor ng Gawad Urian Award para sa pelikulang Sinong Kapiling, Sinong Kasiping noong 1977. Dahil sa kanyang magandang boses at maangas na tindi ay naging suki si Lito Legazpi na gumanap bilang kontrabida nang pumutok ang pelikulang aksyon noong dekada 80 hanggang 90. Hindi namin kailangan ng backup. Sabot ang mga tuwan ko. And you get out of my way! Naniniguro lang mga tao ko, Teniente. Baka may maghutas ulit. Kung hindi politiko ay opisyal ng pulis o sundalo ang kanyang papel sa mga pelikulang aksyon na ating kinamulatan. Tulad ng Aguila at Guerrero bilang si Major Yap, gumanap din siya bilang si Mayor Rodrigo Duterte sa pelikulang Pugoy, Hostage Davao noong 1993, Acero, at kahit Butas ng Karayom, Papasukin Ko bilang si Lieutenant Benedicto. Kailangan ko ba bang pa-explain kay Simon ng tatlong beses nang pumasok niya sa makulat mong kokote? Nayo makikipagkita ka kay Sira! Bakit hindi mo ako diretso eh, Sargento? Ako ba pinagbibitran? Hindi ba nagbabago ng order sa mga tauhan mo? At maraming nakakaalam na bibili ang mga yan! Nang tumamlay ang pelikulang aksyon bago pumasok ang taong 2000, ay aktibo pa rin si Ginoong Lito Legazpi bilang aktor. Madalas natin siyang mapanood sa mga teleserye mula 1997 hanggang 2018. Noong September 6, 2019 ay isinugod ang veteranong aktor sa Cardinal Santos Memorial Medical Center dahil sa paninikip ng kanyang dibdib. Sinubukan siyang isalba ng mga doktor ngunit sa edad na 77 ay tuluyang bumigay ang mahina na niyang pangangatawan. September 8, 2019, dalawang araw bago ang kanyang 78 kaarawan ay sumakabilang buhay si Lito Legazpi. Ang kanyang mga labian na kahimlay sa Kariana Monastery sa Magalang, Pampanga. Nawala man sa mundo ay mananatili pa rin ang kanyang alaala sa pamamagitan ng kanyang mga di malilimutang eksena sa telebisyon at pelikula. Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shout out kina Diosdado Pueblo, Maraon Family ng Leyte, Lindon Umiktin, Kabalen Mix Vlog Hawaii, Johnny Silang, Daisco Chronicles, JR Sapansa, Marwin Tulawi, Lucilo TV, at Christopher Altabano. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aming channel. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam. Thank you.